Isa din ba kayo sa mga may problemang ganito? At pakiramdam nyo, walang silbi ang brake pedal nyo. Kaya sa video nito, samahan nyo ako mag-DIY ng ating rear brake system. Actually mga paps, itong caliper natin, lagi ko naman nalilinis yan, lagi ko naman nalalagyan ng grasa yung mga rubber boots. Tsaka pati yung caliper piston natin, nalilinis ko rin naman na yan. Pero lagi pa rin bumabalik yung stock up na preno. Ayan, yung ganito. Kung wala na dito ang problema, or kung lagi naman nating nalilinis to. Yan, sa malamang-lamang yan na may problema. Yung brake master natin, no? Simula nung nabili natin tong si Oreo, hindi pa natin nalilinis yan, yung loob niyan, yung internal niya. Napalitan ko na rin tong brake fluid. Ayun, bumabalik pa rin yung sakit niyang yan. Yung stock up nga. Yung kawawa kasi yung brake pads, rotor disc mo. Tapos, ang lakas pa kumunso mo sa gasolina kapag biglang nag-stock up yung preno. No? First time ko lang din gagawin to. I-DIY yan. Nababaklasin yan. So, sige, simulan na natin. Bale, tanggalin muna natin tong rear caliper natin. Dati pag nagbabaklas ako nito, usually tinatanggal ko yung gulong, linulugan ko pa tong axle. Nag-improvise ako ng ganito. Ano to eh, stainless na angle bar. Tapos pumutol ako ng maliit. Tapos yung dulo, pinukpok ko ng pinukpok. Ayan, so naging flat. Parang ano na rin siya, flat screwdriver na pwede natin gamitin para dito. So itong tool na to, dini-DIY ko lang. Ayan. Ayan, para matanggal na natin tong cover. Tsaga lang sa pagluwag. Ayan. So nakugot na natin yung pin. Ngayon, ang problema kasi natin, yan, stuck up pa yung preno. So luluwagan pa natin tong caliper. So ipupush back natin siya. So pag ganitong itutulak niya pabalik, ingat lang. So alalay lang pag sa pagtulak para hindi ma-damage yung rotor. Ayan, so pag naramdaman nyo ng medyo lumugluwag na, ayan, okay na yan. So wala namang damage yung rotor natin. So tamang alalay lang sa pagtulak. Ayan, itong isa, mahugot na natin to. Ayan, pag nahugot na yung isa, ayan, ilabas lang natin. So ayan, tanggalin na lang natin to. So to, yung brake pad. Ayan. Ayan, so pag natanggal nyo na yung mga brake pads, ito, tatanggalin nyo rin to. So, itutulak nyo lang naman sya pasagad. Tapos, ito, 12mm yan. Maganda kung may open wrench kayo. Pero ako, gumamit na lang ako ng adjustable. Since hindi kasha yung adjustable natin, pero at least lumuwag na sya. Hitan ko na sya ng, ito, flies. Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda yung may open wrench. Eh wala kasi akong 12 na open wrench. So pagtanggal na yung hose dun sa bracket, ayan, pwede nyo nang iangat yan. Sugutin nyo palabas. Ayan, so tanggal na yung caliper natin. Ayan, so sa pagtanggal ng brake master pump, ayan, tatanggalin natin yung 6mm na yan, dalawa yan. Isa dyan, tsaka isa sa baba. Ayan, ayan, isa. Ayan, tatanggalin natin yan. Parang ano lang naman yan eh. Parang lock lang naman yan. Ayan, so pag natanggal na natin yung lock, ay press lang natin yung pedal. Luluwag-luwag na yan. Ingatan nyo yung washer, may washer yan. Next, yung dalawang 6mm. Tanggalin na rin natin to. So, yun mga paps. Binalik ko yung dalawang 6mm. Kasi nga, nakalimutan natin tanggalin tong caliper piston. Lilinisin na rin naman natin. Hindi tanggalin na natin. Magsalo lang tayo dyan ng pan para yung fluid, yung brake fluid dito pupunta. Bumbahin lang natin. Halatang yung pampa may sira eh. Bus na din eh. Ayan. Ayan, so pagkatapos natin ma-drain ito, baklasin na rin natin itong hose.
Matigas pala to. Dahil matigas tanggalin to, binalik ko muna dito para may maghawak. So yun, ginamit natin siya ng adjustable. Pero ito 12mm to. Medyo napangiwi tayo ng maigi doon, no? Ayan, natanggalan natin to. Natanggalan natin yung caliper. Ayan, nakugutin na natin tong brake master. Ito na yung brake master natin. Itong dulo nito, may pin yan. Ito yan. Actually, nahirapan akong tanggalin tong pin na to. Ayan. Nakapasok tong pin na to dito. Ayan, sa may butas na yan. Ayan. Ito niya yung butas. Ayan. So, ito yung nakapasok na yun. Ito yung pin. So, natanggalin nyo lang naman to. Medyo mahirap lang, pero kaya nyo yan. Ayan. So, ikutin lang natin to. Ito yung tatanggalin natin para ma-check natin yung loob or malinis natin or papalitan na ng brake master kit. Yun nga pala, pag nagbubukas kayo ng ganito or kung balak mong linisan to, bumili na kayo nitong kit para sure lang, di ba? Para isang baklasan lang. Kung madaan sa linis, di okay. Kung hindi, ito talaga. Papalitan na natin to. Tingnan na natin kasi hindi ko pa nakikita yung loob nito eh. So ito, nabili ko to sa suking tindahan dito sa amin kay Dan's Motorcycle Shop. Ayan, shoutout po sa inyo. Bale, nabili ko to ng 500. Yan yung code. Nakalagay pa 500. So sa online, sa Shopee, nasa 475 ata isa nito, genuine. Pero yung mga class A nasa 150 lang ata. Depende kung magkano. Pero kung genuine ito, 475 to 500. Ayan, depende sa mabibilan nyo. So sige, paklasin muna natin to. Ayan, to dalawa galing din dito, 12mm. Ayan, 12mm yan. Tapos ito, 10mm. Niluwagan lang din natin. Kaya yan. Ah, madumi na pala talaga. Madumi na. Kaya nag-stack up na eh. Ayan. So, sa loob niyan, meron yan circlip. So, ito mga paps yung pantanggal ng circlip. Ayan. Yung dulo niyan, bilog. Meron din yung iba na ganito lang din, maliit. Ayan. So, yun. Ipasok lang natin sa butas. Mga paps, yun yung circlip. Ayan, yun yung itsura na circlip. Naibutas yung dalawang dulo. Kasi yan, ito yung natanggal natin. Ito yung dumino. Palitin na natin. Hindi na ito madadaan sa linis. So, nabaklas na natin yon. Feeling ko, kailangan din natin baklasin itong taas. Tanggalin ko muna yung mga hose. So, yun mga paps, natanggal na natin yung sa ibabaw na hose. Ngayon, stuck up pa rin. So, kailangan natin ito mahugot eh. Kailangan lumabas yan kasi may spring pa yan sa loob eh. Ewan ko, paano mahugot ko? Siguro tulak natin mula dito. Meron tayo dito ang barang sa mahabang bakal. Yun. Dumi, diba? Ayan. So, ito yun. Ah, sobrang dumi kaya na-stack up na. Ayan. Ito yung nag-i-stack up. Yan. Yung sa pagitan ng parang kulay itim na yan. Ayan, ang dami na buong kulay puti-puti. Tsaka to, yung part na to. Itong head na to. Diyan sumisingit yung mga parang buhabuhangin siguro. Basta dumi. Kaya hindi siya ngayon makababa. Kasi yan, nagsisimula rin maipon dito sa loob. Lilinisin natin to lahat. Lalo na to. Kailangan natin linisin na maigi to. Ayan. So mga paps, yun nga. Yung repair kit na lang yung ilalagay natin. Tapos may nakita ako. Wala pa siyang goma. Dito rin naman yung goma. Yun nga lang, ipapasok pa natin dito. So dapat gagayahin lang natin yung orientation nito. So dapat itong flat side dito sa head. Bali nakaganyan siya. Yung spring, ganito lang din. Oh. Pasok nyo lang yung butas niya dito. Yan. So ayun, ready na yung repair kit natin. Bali, lalagay na natin yun dito. So ito yung gamit kong brake fluid. Basta DOT3, okay. So ayun, lagay na natin yung spring sa loob. Na nalagyan na rin natin ito ng kaunting brake fluid. Yan, para dumulas lang.
Pag naramdaman nyo na lumalaban na, okay na yan. Tapos isunod natin ito. Una muna tong walang goma. So once nandyan na yan sa loob, huwag nyo munang, yung muna palang ipupush kasi tatalsik din palabas. Once na okay na yan, i-ready nyo na rin to, tsaka yung circlip. Pumasok na yan. Tapos kailangan makita nyo yung pagsusuotan nitong circlip sa loob. So yun mga paps, naikabit na natin. Ayan. Basta may tools kayo, madali nyo matatanggal tsaka may kakabit to. Next yung saw rubber. Hindi ko alam kung pwedeng lagyan ng ano to, grasa. Tingin nyo, pwede ba? Comment down below kung pwedeng lagyan ng grasa to. Ano? Yan yung dulo. Para hindi kalawangin ba. Diyan kasi nagsisimula yun eh, pumapasok yung dumi. So nilagay na natin to. Ngayon, ilagay na rin natin yung dalawang nut dito tsaka yung nandito nakakabit. Huwag nyo rin kakalimutan yung pin. So yun mga paps, nailagay na natin. Bale, ilagay na rin natin yung mga hose. So yun mga paps, balik na natin lahat, no? So yun mga paps, nailagay na natin yung brake master natin. Nahigpitan na rin natin tong dalawang 6mm. Tapos huwag nyo rin kakalimutan yung pin doon, no? Tsaka yung washer. Tapos yung mga spring yan, huwag nyo rin kakalimutan isabit yung mga yan. Tapos, ayan, yung mga hose, nakakabit na rin natin. Pati itong sa caliper, ayan. So ang gagawin na natin ngayon, magbi-bleed tayo, no? Marami pang hangin yun sa loob, kaya lalagyan muna natin to ng brake fluid. Ayan, DOT3. Tsaka or DOT4, ayan. So sa pagbi-bleed, 8mm ang pambukas dito. Tapos meron din akong hose dito, just in case kailanganin natin. Sakto to dito eh. So sige, magbi-bleed muna tayo. Initial bleeding. Ayan. Buksan muna natin tong bleeder para, diba, para ma-refillan din tong hose dito. Monitor nyo rin to kung nauubos na. Lalagyan nyo ulit yan ng brake fluid yan. Kasi nasa kalahati na ulit. So magre-refill tayo ng kaunti. Huwag nyong hayaang maubos yung laman. Kasi uulit-ulit kayo. Mapasukan na naman ng hangin. Tapos iwasan nyo na lang din tumulo kasi mapanakit sa pintura. Kung napapansin nyo, wala nang bula. Tapos pag binomba nyo, medyo lumalabas na yung piston. Ayan, okay na yan. Pero initial pa lang to. Initial bleeding pa lang. Kumbaga parang nilagyan pa lang natin yung buong brake system ng brake fluid. Isara muna natin tong 8mm. Tapos, ikabit na muna natin to sa rotor disc. Para mas mapakapit natin, malagyan pa natin ng pressure. Kung paano lang naman din tinanggal, ganun nyo rin babalik. So nalagyan na rin natin ng grasa to. I-screw na lang ulit natin to pabalik. So yung mga papas, nahigpitan na natin. Ayan, kung nakikita nyo, maganda na yung play. Punasan na lang natin yung mga ibang excess na grasa. So ilagay na natin yung brake pads, pati yung mga pins, yung cover nito. Yung iba nilalagyan ng spring to eh, para bumalik.
Kaso wala pa akong mahanap kung saan nakakabili ng ganung spring. So yun, mahigpit na, ilagay na rin natin tong cover niya. Sanayin niya lagi na hand tight muna bago gamitan ng tools. Sa final na pagbi-bleeding, tatlo yung titingnan mo. Itong tangke, dito sa bleeder, tsaka sa pedal. So bibigyan mo na siya ngayon ng pressure. Dapat naka-close muna to. Pwede na natin bombahin to. Ngayon, kung makapansin nyo, uurong na yung brake pad. Ayan. So kumagat-kagat na. Ayan. Napansin nyo, bumaba yung brake fluid dito. So okay lang yan, normal lang yan. So, may kapit naman mo. Bubomba ka ng tatlong beses dito sa pedal. Or apat, ganun. Make sure mo lang na bomba talaga. Tapos i-hold mo lang yung pinaka-last. Nakadiin ka lang sa brake pedal. Tapos dahan-dahan mong bubuksan tong bleeder. Bababa yung pedal yan. Ayan, ito nyo, may hangin pa lumabas. Huwag na huwag nyo muna ibabalik. Kaya nyo lang muna nakapress yung pedal bago nyo i-close yung bleeder. May hangin pang lumabas, ibig sabihin may hangin pa yun. Tapos ngayon, monitor nyo yung tangke. Bumaba siya. So, lalagyan natin ng fluid ulit. Tama lang, huwag nyo naman masyadong punoy. So, bomba ulit ng tatlo. 1, 2, 3. Tapos, dahan-dahang i-open yung bleeder. Ayan, ay wala pa rin lumalabas. Bababa yung lever nyo, ay yung brake pedal habang nakabukas yung bleeder. Tapos, i-close nyo muna itong bleeder bago nyo iangat yung pedal. Ayan. So meron pa rin lumalabas na hangin, kaya tuloy-tuloy lang tayo sa pag-bleed. So tatlo, dapat nakadiin ng maigi. Tapos dahan-dahan yung bubuksan yung bleeder. Tapos mararamdaman nyo, bababa yung pedal, yung brake pedal. Ayan. Bago pa man sumagad yung pedal, i-close nyo na. Paulit-ulit lang yung process na yun hanggang maubos yung hangin. Okay? Yun yung gusto ko sa hose na to, kasi nakikita mo yung kung may bula pa o wala eh. Kasi pag walang hose, well, hindi mo basta-basta mapapansin kung may bula pa o wala. Hindi ko alam kung nakita ko lang kasi to sa likod namin, kaya hindi ko akalain nakakasya siya. Ewan ko, sa mga hardware siguro makakabili ng mga ganitong hose. So yun mga pops, okay na yung ating brake caliper. Ayos na, may free wheel naman tayo. Okay na rin yung brake pedal natin. Ayan, may silbi na siya. Siguraduhin nyo lang na naikabit nyo lahat. Tapos huwag nyo rin kalimutan kung may mga adjustment kayo dyan sa tail light. Ay, yung brake light pala. Ayan, dyan nyo i-adjust. Ayan, dyan. Or pwede rin dito. Ayan, dito. Para bumaba. Or tumaas. Ayan. Ayan, ganyan na nangyari sa ating brake caliper o sa rear brake system natin. Palit tayo ng repair kit ng Brake Master. Kung may question naman kayo, comment down below lang. Try kong sagutin kung kaya ko. At saka, yun nga, disclaimer ulit. Hindi naman ako professional na mekaniko. Sineshare ko lang sa inyo yung experience ko sa pagbi-bleed. Ayun, salamat sa panonood mga paps. At sana nakatulong nga itong video. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, please subscribe po kay The Boys TV. And remind ko lang din kayo, kung nag-aalangan kayong galawin yung mga yan, syempre lapit pa rin kayo sa trusted na mekaniko nyo, no? So, mahirap naman din kasi na imbis na do it yourself, maging destroy it yourself, no? So yun mga paps, salamat sa panonood. Ride safe always. The Boys TV, signing out.